Na-mention nung isang araw sa mga participant yung 20 years contract. Okay. May nagsabi na maganda daw yung every 5 years merong kontrata na ma-conclude. Yung 5 years contract, tinatawag namin yun ang the best term. Dahil doon sa 5 taon, doon mo makikita yung ano, may estimate mo yung wage increase of the worker. So doon sa 5 taon, kailangan i-consider mo yung sweldo increase ng trabahante. At yung price farm inputs, tataas din yan. And next, the basic commodities, and most of all, the inflation rate. Yung piso mo ngayon, after 5 years, hindi na yan piso. Yun ang nakita ko pang isang dapat i-consider kung mag-prepare ka ng mga proposal. Then sa, na-discuss din ng grupo, yung force majeure. Nalaman natin yung mga calamities, war. At meron akong naisip na nakasali doon sa contract namin noon na pati yung strike ng mga trabahante. Let's say for example, ang company, yung buyer mo, pag merong gulo sa mga trabahante nila, hindi nila nabigay yung gusto nilang sahod, increase nila. So, sa part naman ng ARB at sa co-op, hindi namin yan hawak. Hindi namin yan control. So, meaning, kasama pa rin yan sa force majeure. Doon nakasulat doon sa kontrata na kung merong gulo, kung merong away, yung products ng mga na-produce ng ERB ay wala sila, hindi sila liable kung ano ang mga damages. Pero sa co-op, kasi hindi kami yung nagkaroon ng problema, hindi negligence ng co-op. So, isinama namin yon as sa kanilang ano, sa kanila yung rest. Kung mayroong strike na sila yung dahilan na nag-strike, inoobliga din namin silang magbayad. So, hindi nakasali doon sa discussion yan. So, yun ang observation ko. Kasi kung hindi mo yan i-clarify, hindi mo yan i-state sa kontrata, pwede din nilang malutsan yan, makalusot din sila. So, yun ang una. In preparation of the draft or the proposal, kailangan na i-consider mo yung una, familiarize mo yung operation. The next, the cost of the production. And most of all, the cost of living. Siyempre, kung magnegosyo ka, kailangan i-check mo yung cost of production. Yung cost noon, after sa matapos na yung 5 years contract, kung mag-renew ka, before the expiration of 5 years contract, kailangan i-consider mo yung increase of farm inputs. Isali mo na yan. Tapos yung cost of living and the inflation rate. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung hindi mo yan isama, after 2 or 3 years, kulang na naman yung price na hinihingi mo. So, kailangan advance ka palagi. Okay. Ang dollar ngayon, let's say 44, ganun ba rin? Ganun pa ba rin yung dollar by next 5 years? Ay, kasi na-remember ko yung 2003, parang ganun, 2003 or 4. Yung dollar malaki masyado. Umabot ng 56. So, ang kita ng mga exporter noon, malaki. So, yun ang experience namin noon. Okay. Dahil malaki yung dollar noon, so na ina-anticipate namin na yun na, hindi babagsak. Kaya nung nag-negotiate kami, mataas yung parang ano namin. Kung gagawa ka ng proposal, i-anticipate mo rin yung dollar. Let's say, sabihin mo, okay, 260, how much the dollar, yung exchange rate?
So kung hindi mo yan i-consider, kung ganun pa rin, eh, kung babagsak sa 40, 39, so malugi ka na naman ulit. So yun ang una mong i-consider. Then also, ang pinakamaganda o magandang gagawin para maiwasan yung problema sa mga ERB, kailangan yung mga negotiator mo pag-aralan mabuti yung kontrata. The techniques, the attitude of your, yung mga kanegosyate mo, kailangan pag-aralan. Katulad ni Pacquiao, kung makipaglaban siya, yung laro ng kalaban mo, kailangan pag-aralan yung mga steps, paano mo siya suntukin. Ganon din yung mga strategy na kailangan pag-aralan sa negotiation. Kaya kung hindi mo malaman yung mga techniques niya, mga style, talo ka. Kaya sa negotiation, yung na-experience namin, sa negotiation, kung hindi epektibo yung makipag-away ka, huwag kang magkipag-away. Kahapon may gina-present na kailangan yung friendly negotiation, kailangan gagawin mo. Kung hindi epektibo yung makipag-away ka, huwag. Ibahin mo naman yung style mo. Kung hindi epektibo yung mabait ka, aawayin mo, ganyan. Kung paano, saan siya mahina, doon ang titirahin mo. Let's say, isang negotiator, may sakit siya sa puso. Awayin mo yan. Not necessarily suntukin. Parang ano ba, sa suntok, patipsing-tipsing, para medyo maano siya. Papayag na lang yan. Ganyan ang style. Ganun man din sila. So lahat-lahat ng steps, lahat-lahat ng strategy, ng style, kailangan pag-aralan. Yun ang technique sa negotiation. Kaya kung wala kang technique, talo ka. Minsan, yung mga yung sa management, parang ano yan sila? King. Bago ka makadating, makalapit sa kanya, merong maraming, di ba merong nag-share yung manager namin na noon, may mga long barrel na hawak-hawak yung mga guard. So ang gagawin mo, di ba, pag military, yung dating nila, astig, yung mga gwardiya, astig. So kailangan, ang gagawin mo, mag-smile ka sa kanila, huwag kang matakot. Gawin mo silang parang instead na matakot ka sa kanila, mag-smile ka na lang sa kanila para makalapit ka sa boss, para makausap mo siya nga. Uy, ganito, ibigay mo na lang sa amin itong, yung ganito na tapos yung condition, tapos ito namang isa. Uy, sige. Kaysa negotiation, hindi pwedeng kabig ka ng kabig lang. Pwede kang magbigay, provided hihingi ka. Ganyan yung magandang technique sa negotiation. Di ko mo meron kang proposal, pag magawa ka ng proposal, huwag mong isagad. Let's say, 260 yung gusto mong makuha na price. Huwag mong ilagay na 260 na. Kailangan much higher yung gagawin mo. Para pag mayroong bargaining, pag bargain mo, ayan, pwede mong bawasan konti. Pero huwag mong ibigay pabigla-bigla. Titignan mo din yung hilig ng isang negotiator sa management. Kung mahilig yan sa maganda, di kukuha ka ng mga magagandang babae, isama mo, ipakilala mo sa kanya, ganyan yung mga style. So madaming kailangan na pag-aralan mo. So ganyan ang style. Kaya minsan, kahit na yung mga leader ng mga co-ops, nagsasalita lang yan, pero alam ko na kung saan patungo yan. Yung klase na tao, ibang patutunguhan yan. So ganyan. So kailangan, ang mga taga-dar din, pag-aralan ninyo yung mga trick o style ng mga company. Kung ano ba yung ginagawa nila. So lahat-lahat. Hindi lang mag-prepare ka, maganda ka maggawa ng kontrata, ito na maganda, i-post mo ito. Hindi. Kasi sa negotiation, give and take. Kung kailangan maging friendly ang dating ng negotiation, so mas maganda.
walang masasaktan. Minsan, kung sa tingin ninyo parang iba ang dating nila, kung iba ang dating nila, di gawin mo din yung ginagawa nila. Parang ganyan. So, ang mas maganda yung madaming technique, pag-aralan lahat. Kaya na nung ano, nag-negotiate kami, yung nasa isip ko palagi, may, yung may kasabihan na ganito. Sa Bisaya, sabi nila, or sa Bisaya daw, wala daw kunoy magpa daog-daog kung wala mag, walay magpa daog-daog. Walang mangluloko pang walang magpaloko. So, yun ang hinahawakan namin. Siyempre, pinag-aralan namin mabuti yung laman ng kontrata para hindi kami maloko. Yun lang. Thank you.